Kamusta mga brad? Kilalanin natin ang kauna-unang babaeng doktor na nakatala sa kasaysayan ng Korea na walang iba kundi si Jang Yum. Alamin natin ang tunay na istorya nito sa panahon ng Joseon Dynasty. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Mula sa pagiging matagumpay ni Haring Gongmin, napalayaing muli ang Koryo sa kamay ng Mongol Yuan Dynasty sa pangunguna ni Empress Qi. Ang Koryo ay nanatiling independent state at kalaunan taong 1392, ito ay naging Kingdom of Great Joseon. Ang Joseon ang huling dynasty ng Korea. Halos 500 years nakatindig ang Joseon. Maraming hari ang nagdaan. Isa na rito si Haring Jongjong na panglabing isa na hari ng Joseon. Pinalitan niya ang kanyang half-brother na si Haring Yongsan-gun na napatalsik dahil sa mga anomalya at mga illegal na gawain sa palasyo. Nang si Haring Jongjong na ang namuno sa Joseon, trinabaho niya talaga na linisin lahat ng dumi na iniwan ng kanyang half-brother. Mayroong tinatawag na Annals of the Joseon Dynasty o The True Record of Joseon Dynasty na kung saan dito nakatala ang annual records ng Joseon Dynasty mula taong 1413 hanggang 1865. Ang annals ay naglalaman ng 1,893 volumes at sinasabing ito ang may pinakamahabang na cover na records na tuloy-tuloy sa iisang dynasty lamang sa buong mundo. Kaya nga itong records na ito ay ibinilang na pang 151st national treasure ng Korea at kabilang din ito sa listahan o registry ng UNESCO's Memory of the World na layuning i-preserve ang mga documentary heritage gaya nito. Bakit ko to nabanggit? Dahil sa annals makikita na nag-exist talaga sa kasaysayan si Jang Yum at hindi ito katang-isip lang na ginawan ng Korean teleserye. Ang pangalan ni Jang Yum ay 10 beses nabanggit sa Annals of the Joseon Dynasty. Ayon sa record, kinikilala itong kinalulugdan ni Haring Jongjong dahil sa kaalaman nito sa medical at siya ang pinagkakatiwalaan ng mga laga sa royal family. Kalaunan, si Jang Yum ay napromote bilang third highest ranking officer in the court at pinarangalan na ilagay ang titulong De sa unahan ng kanyang pangalan na ang ibig sabihin ay great. Kaya siya ay kinilala sa palasyo bilang De Jang Yum o The Great Jang Yum. Anyway, isa-isahin natin ang mga records ng Annals of the Joseon Dynasty patungkol kay Jang Yum. April 4, 1515, may mga opisyalis ng korte na nagpadala ng petisyon kay Haring Jongjong na dapat ay parusahan ng matindi ang lahat ng mga uwinyo kabilang si Jang Yum na nagpunta kay Reina Jang Yum. Nga pala ang uwinyo, ito ang tawag sa mga babaeng doktor sa panahon ng Joseon Dynasty. Pinapunta kasi sila para asikasuin ang panganganak ng Reina. Ngunit ang Reina ay namatay. Si Reina Jang Yum ang ikalawang asawa ni Haring Jongjong. Ito pang nakalagay sa record ng April 4. Si Queen Jang Yum ay namatay past midnight ng March 16 dahil sa komplikasyon sa kanyang panganganak. Ang tinutukoy na anak dito ni Reina Jang Yum ay si In Jong na humaliling hari kay Jongjong at panglabing dalawang hari ng Joseon Dynasty. Ito ang unang beses na nabanggit ang pangalan ni Jang Yum sa record entry ng Annals of the Joseon Dynasty. Naalala ko tuloy dito si Kim Jong-un. Ano kaya kapalaran ng mga doktor na sumagawa ng surgery sa puso ni Kim Jong-un? Tapos kalaunan na deads lang din pala ito. Ay, kawawang mga doktor. Okay, next na tayo. April 5, 1515. Tumutol si Haring Jongjong sa petisyon na dapat ay parusahan ang mga babaeng manggagamot. Ito ang kanyang tugon sa petisyon. Si Jang Yum ay nararapat na bigyang parangal dahil sa naging papel niya para mailabas ng ligtas ang batang sanggol mula sa sinapupunan ng Reina. Pero hanggang sa ngayon hindi ko pa naibibigay ang parangal na nararapat sa kanya dahil sa mga ibang gawain. Ngayon, kayong mga opisyal ng korte, sasabihin niyo sa akin na parusahan ko siya dahil ang Reina ay namatay.
Pero hindi ko yung gagawin gaya ng hindi ko pa nabigay sa kanya na parangal na nararapat sa kanya. September 24, 1522. Si Haring Jungjung ay pinarangalan ang lahat ng staff ng medical department. Matapos mapagaling nito ang queen mother na si Reina Jongyun na nanay ng hari. Si Jang Yum na kabilang sa medical department ay biniyayaan ng 10 sako ng bigas at 10 sako ng beans. Wow, sana all may ayuda. January 8, 1525. Si Haring Jungjung ay nagkomento matapos niya gumaling sa sakit. Ganun pa man, si Dejang Yum ay kakaiba at mahusay kaysa sa ibang mga yuwin niyo. Kaya't siya lang ang pinahintulutan na makita ang hari. Ito ang kauna-unahang record na ikinabit ang titulong de sa pangalan ni Jang Yum na nakatala sa annals. Kung matatandaan, ang de ay nangangahulugang grit. March 6, 1533. Ito ang komento ni Haring Jungjung matapos muling gumaling sa sakit. Ang yuin niyo na sina Dejang Yum at Kieg Yum ay makakatanggap ng 15 sako ng bigas, 15 sako ng beans at 10 rolyo ng tela. February 21, 1544. Si Haring Jungjung ay nagkomento sa isang kautusan. Hindi ko nagampanan ang aking tungkulin sa mahabang panahon mula nang ako'y nagkasakit. Nung nakarang araw, dumalo ako sa isang academic seminar para i-discuss ang philosophies. Pero napakalamig ng panahon na lalong nagpalala sa sitwasyon ko. Sinabihan ko ang doktor ng palasyo na sina Park Segyo at Hong Chim, maging ang yuin niyo na sina Dejang Yum, Yun Bi at ang iba pa, kasama ang medical officer in charge, na talakayin ang narapat na reseta sa akin. March 2, 1544. Ito ay related sa entry ng February 21 noong may sakit ang hari. Dito, siya ay gumaling na at nakarecord na biniyayaan ng hari ang manggagamot ng palasyo at staff nito. Si Dejang Yum ay nakatanggap ng 5 sakong bigas at beans. Sana talaga all may ayuda. Anyway, ang petsa na to ang huling record na binanggit ang titulong de sa pangalan ni Jang Yum sa talaan ng annals. November 9, 1544. Nakarecord ang conversation ni Jang Yum at ng high-ranking na ministro regarding sa kalusugan ng hari. Ganun pa man, ang doktor ng palasyo na sina Park Segyo at Hong Chim ay inexamine ang pulso ng hari at sumailalim sa prescribed medication. Sabi ni Jang Yum, ang kamahalan ay tulog buong gabi, pero maiksi lamang ang tulog niya pag madaling araw. Pasado naman ang examine ng ihi niya, pero 3 araw na siyang hindi nakakadumi. November 10, 1544. Ito ang komento at tugon ng hari sa mga kamag-anak na nangangamusta sa kanyang kalagayan. Hindi pa rin ako makadumi. Ang reseta sa akin ay tinatalakay pa. Ang babaeng doktor alam lahat ng kondisyon ko. Ito ay tumutukoy sa naunang entry na kung saan ang tugon ni Jang Yum ay nakalagay dito bilang complimentary side note. November 13, 1544. Ang annals ay nireport na si Haring Jungjung ay gumaling na. Ito ay ayon sa ministro na nagpunta sa hari para kamustahin ito. Afterwards, si Haring Jungjung ay biniyayaan ang lahat ng medical officers ng araw ng pagpapahinga. Binanggit din ng hari na binisita siya ni Jang Yum ng umaga para sabihin na ang in-examine na dumi niya ay pasado. Lubusang naibsan ang pakiramdam ng hari nang marinig niya ang sinabi ni Jang Yum. Ito na ang huling record entry na makikita ang pangalan ni Jang Yum sa annals. 16 days later, November 29, si Haring Jungjung ay namatay na. Bagong pamumuno ni Haring Jungjung, wala pa sa kasaysayan ng Korea na nagtalaga ang isang hari ng personal doctor na babae. Simula nang italaga si Jang Yum ni Haring Jungjung bilang kauna-una ang babaeng doktor ng palasyo, sinundan na ito ng mga sumunod na hari hanggang sa kasalukuyang presidente ng Korea. Ang kakaibang methods kasi ni Jang Yum ng panggagamot ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa kasalukuyang henerasyon ng Korea ngayon. Konting paglilinaw lang, nga pala ang kimchi ay hindi inimbento ni Jang Yum tulad ng naririnig ko sa iba. Una, dahil walang binanggit sa annals
na gumawa ng kimchi si Jangyum o siya ang umimbento nito. Pangalawa, ang kimchi ay nagsimula pa taong 57 BCE during Three Kingdoms pa. Ibig sabihin, panahon pa ni Jumong meron ng kimchi. Hindi nga lang katulad ng kimchi sa panahon natin ngayon. Nag-evolve na lang ito pagkalipas ng mahabang panahon. E si Jangyum lumitaw lang naman sa kasaysayan sa ilalim ng pamumuno ng panglabing isang hari ng Joseon Dynasty na si Haring Jungjong. Sa kasaysayan, hindi rin naitala sa annals na si Jangyum ay naging mahusay na tagapagluto ng palasyo katulad ng nasa palabas na Jewel in the Palace. Wala ni isang salitang binanggit sa annals na nagluto siya o tumikim siya ng kahit anong pagkain. Ibig sabihin, katulad ng ibang nauna kong video na kilalang Korean TV series na related sa kasaysayan ng Korea, ang ilang bahagi sa kwento nito ay fiction na lamang. Pero okay lang naman kasi maganda pa rin naman ang kinalabasan at overall entertaining talaga. Ang pinagmulan at buhay nung kabataan ni Jangyum ay hindi talaga matrace. Maging ang ibang detalye nito, tanging sa record lamang ng Annals of the Great Joseon makikita ang existence ni Jangyum. Tapos 10 beses lang binanggit ang pangalan niya rito. Ganun pa man, ang nakakasiguro lang tayo na base sa record na nakatala rito na naging mas angat ang angking husay niya sa panggagamot kaysa sa ibang mga yuwinyo. At ang pagtanggap niya ng titulo sa kanyang pangalan na De Jangyum ay masasabi talagang ekstraordinaryo at habang buhay na itong tatatak sa kasaysayan ng mga Koreans. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.